Para naman kamustahin ang naging operasyon ng DOLE sa ilalim ng kanilang Labor Inspection Program ngayong taon, makakasama po natin si Attorney Alvin Curada, Director 4 ng DOLE, Bureau of Working Conditions. Sir, magandang umaga po sa inyo. Hi, good morning po sa lahat ng nanonood. Attorney, upang masiguro yung pagsunod ng mga employer sa batas sa paggawa at pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa, regular na nagsasagawa ang DOLE ng mga inspeksyon sa buong taon. Sa inyo pong pag-aaral o estimate, ilan ang mga establishmento sa buong bansa ang subject for inspection ng DOLE sa kasalukuyang taon? Naabot niyo po ba yung target na ma-inspeksyon para sa taong 2022? Ang target po na establishmento na ini-inspect po ng Department of Labor and Employment for 2022 ay 75,000 po. Pero as of November 2022, nakapag-inspect na po tayo ng 80,915 establishments. So sumobra na po tayo sa ating target inspection target for 2022. Mm-hmm. Okay, Attorney, 80,000, napakarami po niyan. Pero ano-ano po bang uri ng inspeksyon ang isinasagawa ng DOLE sa mga establishmento? Ano po sa mga ito yung karaniwang isinasagawa? Karaniwan pong sinasagawa natin yung routine inspection. Ito po ay program inspection. Nakabase po ito sa list of establishment na nakukuha po namin sa Philippine Statistics Authority, sa local government units. At ito po ay pinoprogram po for inspection from January to October 2022. Yung pong may mga complaint naman, may mga reklamo na dumudulog sa Department of Labor and Employment, dito po sa amin sa central office or sa regional offices, ito naman po ay nagkakanda kami ng complaint inspection or yung inspection na nakabase sa complaint. Then yung pangatlo po, kung meron po mga aksidente na nangyari o may mga complaint po na yung kanilang working condition ay hindi maayos, nagkakandak po kami ng occupational safety and health investigation para po ma-insure natin na yung working conditions sa ating manggagawa ay safe po at healthy po para sa kanila. Okay, Attorney, saang mga provision sa usapin ng General Labor Standards yung merong mataas na compliance rate? Saan din ang may mababang compliance rate para sa kasalukuyang taon? Kung ating compliance rate sa General Labor Standards ay mataas na po, nasa 90% po as of November 2022, 90% na po yung compliance rate natin. Medyo kaunti lang po yung diferensya sa iba't ibang region, pero ang mataas po na compliance rate ay nasa Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Region 6, Region 7, and Region 10. Pero hindi po malayo doon yung ibang region. Mm-hmm. Okay, Attorney, pagdating naman po doon sa may occupational safety and health compliance, lalo na ngayon, nasa gitna pa rin po tayo ng pandemya, saang mga probisyon ng umiiral na batas ang may mataas na compliance ang mga lugar ng paggawa? At ano rin yung karaniwang kakulangan nila pagdating dito? Opo, may mga challenges po tayo. Nabanggit niyo po yung post-pandemic scenario natin. Ito po ang isa sa mga cause ng mga challenges po natin ng compliance with occupational safety and health standards. Katulad po ng General Labor Standards, ang matataas po na region na compliance rate ay galing din po sa CAR, Memaropa, Region 6, Region 7, and Region 10. And then yung mga challenges po natin sa OSH, sa mga na-inspect po natin establishment, yung pong kakulangan ng mga first aider, mga kakulangan po ng safety officer, yung iba po nakitaan namin na wala pong fire safety inspection certificate issued po ng Bureau of Fire Protection, yung iba naman po ay hindi po nakapagawa o hindi po nakapag-implement ng occupational safety and health program. So ito po yung mga limang aspeto po ng occupational safety and health law na kailangan pa pong pagtutukan sa susunod pong taon na inspection po ng Department of Labor and Employment. Okay, Attorney, ito ha, kamakailan naglabas ng isang administrative order si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma kugnay sa pagsususpende sa pagsasagawa po ng labor inspection sa huling bahagi ng taon. Ano po ba ang detalye kaugnay ng suspension? Ang labor advisory po na inisyo ni Secretary Laguesma ay suspension lang po ng routine inspection.
Sinuspend po effective December 1 yung routine inspection po natin para mabigyan pagkakataon yung mga establishment po na na-inspect ng late na po yung October para po makapag-comply pa at para po mabigyan din ng pagkakataon yung ating mga regional offices na mo-proseso po lahat ng mga dokumento, lahat ng mga labor standards cases po bago po matapos yung taon. Pero hindi po talaga sinuspend ang inspection. In fact po ngayon, ang ating po mga regional offices ay umiikot po para i-ensure na yung distribution and pagbibenta po ng mga fireworks ay ligtas po at wala pong aksidenteng mangyayari. And isa pa po, kung meron pong mga complaint pa kami matatanggap regarding 13-month pay, holiday pay nitong December, ito po ay ini-inspect pa rin po basta galing po sa complaint ng ating mga manggagawa. Sa ngayon po, ano pong mga paghahanda o hakbang ang gagawin ng inyong tanggapan para sa resumption ng regular labor inspection activities para sa susunod na taon? Marami po kaming mga training programs na hinahanda para po i-capacitate yung aming mga labor inspectors. Katatapos nga lang po nung ating first level ng labor inspection capacity building bago po magsimula yung inspection. Meron pa po mga program tayong capacity building programs na gaganapin po sa January bago po mag-inspection para po mas handa po yung ating mga labor inspections for the 2023 inspection targets. Ang isa pa po namin tinututukan ngayon ay hinahanda rin po namin yung mga modules, mga materials po for advocacy para mahikayat po yung ating mga employers na mag-comply at mapaalalahanan po yung ating mga empleyado ng kanila po mga karapatan sa paggawa. Hinahanda rin po ng Department of Labor Employment yung pong aming mga technical advisory visits o yung pong mga tulong po sa ating mga employer para po, lalo na po sa micro enterprises, para po sila ay makakomply ng General Labor Standards at Occupational Safety and Health Standards. Okay, Attorney, kamusta rin po yung estado ng inyong hiling sa DBM na karagdagang labor inspector positions para mas mapalawak at mapabilis pa yung pagsasagawa ninyo ng labor inspection o related activities sa buong bansa? Opo, tuloy-tuloy pa rin po yung pagkikipag-ugnayan namin sa Department of Budget and Management. Kami naman po ay tuloy-tuloy yung pag-uusap po namin paano po madagdagan yung manpower ng dole relative po sa ating mga labor inspectors. Nakatanggap na po kami, tuloy-tuloy po yung pag-uusap, pagsasubmit ng dokumento sa DBM. Sana po makakatanggap tayo ng magandang balita galing sa Department of Budget and Management early next year po para po tumaas pa yung coverage po ng labor inspection program. Mm-hmm. Ito po, Attorney, para sa mga empleyado, paano at saan po maaaring magtanong o mag-report o magreklamo ang publiko kung sila ay may mga concern sa kanilang trabaho? Opo, ang Department of Labor Employment po ay meron pong 24/7 hotline. Ito po ay hotline 1349. Idadial nyo lang po yung 1349. Meron po kami mga nag-a-assist po sa inyo 24/7. Pero kung hindi po kayo makatawag, yung pong tanggapan ng Department of Labor Employment, dito po sa central office, sa aming regional offices, and then sa mga field offices and provincial offices po ay bukas po Lunes hanggang Friday from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Handa po yung aming mga staff po kahit ito po ay naka-holiday mode na po tayo para po mag-assist sa ating mga manggagawa na may concern pa po sa ating sa kanila po mga trabaho. Okay, Director, bilang panghuli, nasa inyo po ang pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating mga manggagawa at employers, lalo na at patapos na po ang taong 2022. Para po sa ating mga empleyado, kami po ay handang tumulong palagi sa inyo. Bukas po ang tanggapan ng Department of Labor and Employment. And yung po sa atin naman po mga employer, pinaalalahanan po ng Department of Labor and Employment yung pagbabayad po ng 13-month pay not later than December 24, 2022 at pagre-report po sa aming online portal before January 15, 2023. So marami pong salamat. Maraming salamat din po sa inyong oras, Attorney Alvin Curada, Director 4 ng Dole Bureau of Working Conditions.